Hello mga katukayo, panibagong video na naman tayong araw nito. Kaya gusto ko lang lingunin ang nakaraan sa aming buhay. Dahil ang sabi ng kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroonan. Pero alam nyo, bago na ngayon yun, ang hindi lumingon sa pinanggalingan may stiffneck. No? May isa pa. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, stroke. Ganito kasi mga katukayo. Noong naalala ko noong mga nakaraang 1995, noong si Mrs. ay nanganak, kailangan pang kumaon ng kumadrona o magpapaanak. Kaya isa si Nanay Diling na nagpaanak kay Mrs. Kaya gusto ko siya makita. At nagkataon naman, siya po ay napadaan dito sa amin sa na naglalako po ng saging at mga gulay. Kaya muli ko po siyang pinasasalamatan. Alam niyo po, nung una, kumakaon talaga ng mga magpapaanak, kumadrona o hilot para magpaanak sa mga buntis. Pero ngayon, hindi na. Kapag ikay buntis at mga anak sa ospital o di kaya sa center. Kaya ang pagkakataong ito ay akin pong pinasalamatan. Tara, panoorin na natin si Nanay Diling. Ang saging oh. Ayan. So, napadaan siya dito sa amin. Sabi ko, daan muna nanay. At upo po kayo. Dito po kayo. Dini. Ayan. Ayan. So, si Nanay Diling po ay... Ano po yan? Naalala ko nung nakaraang panahon, si Nanay Diling po ay... Ano nga pangalan nyo? Lingon. Apelyido? Lingon. Adelaida Lingon. Okay, ang palayo niya ay Diling, Kadiling. Ayan po si Nanay Diling. So, napadaan siya at siya po ay nagtitinda ng ano po, ng saging. Tapos, sabi ko, okay, kukunin ko na yung saging na yan. Ayan si Nanay Diling. Okay. Ay, Juram, halika muna. Naalala ko kasi, si Nanay Diling ang nagpaanak kay Mama. So, ang anak po ay ito. Uy, bigyan mo pa. Upo ka nga din eh. Ay, wala ka upo na. Upo ka lang. Ayan. Ito ang hinawakan ko. Ayan. Ito po yung pinaanak ni Nanay Diling. Ito, malaki na. So, naalala ko siya, nagtitinda siya. So, ilan taon na po kayo, Nanay? Mag-85 na. Ah, 85? Naku, malayo na rin ang narating. So, ano pong halang buhay nyo? Pag-gulay. Ah, pag-lalako. Wala nang gulay. Gawa ng... Ako kasi nagre-refer ng bubong, kaya ganito ang tsura ko. At, tapos, malaki na. Malaki na siya. So, wala kayong tanim ngayon. Oh, pinahano. Tapos yan na lang ang tira sa saging. Ayun, so naalala ko nung dumaan si Nanay Diling at naglalako, sabi ko gusto ko siyang i-video dahil siya po ay malaki po ang nagawa para sa amin. So, yun, inabot tayo ng baha ngayon, ano? Wala tayong gulay na So yun lang kinabubuhay nyo, yung paglalako ng saging. Namamakyaw. Tapos yung mga gulay, hindi na kayo makatanim. May tanim din, inabahaan eh. Oo, yun. No, kawawa tayo ngayon. Talaga. So, isang pagkakataon na kami po yung nagkita ni Nanay Diling, sapagkat malaki po ang naging bahagi sa aming pamilya. Dati kasi ang pagpapaanak ay... sa mga hilot-hilot. Ito si Nanay Diling ay ito, nagpapanak siya tapos naghihilot din. So, ngayon, hindi na pwede. Dinadala na po sa hospital.
nalabas yung mga inagahilot. Oo, oh, pag nalabas din, nagahilot pa kayo ngayon ng mga ina, ng mga nanganak. Oh, so salamat Nanay Diling at laging bahagi kayo sa amin, pamilya. So nakikita ko kasi yung paglalako niya, so sabi ko, pakyawin ko na lang. Ay, papakyawin, akala ko yung marami. Iisang piling, iisang buwik na. Anak ko, iyo pa ba gairi? Ayan po, ang naging anak namin po ay ni Mrs. ay ano, lima. O, yun po ay patatlo. Yung panganay at saka padalawa. Tapos yung sunod. Parang pinaanak ko dito eh, pag-ilig, tatlo. Tatlo ay naghilot lang daw po kayo. Pero yung isa, talaga yung pinanak. Oo, dahil si ka, ano po, sino nga ito? Yung isang nagpanak din. Si... Udan, Pahorda, ano? Baka si Kahubin. Hindi po, yung Jordan. Yung si ka, sino nga yun? Alala nyo, hindi ko na malala. So, naano po kayo? Napadapa ako kanina. Oo, napadapa. Ako yung nilagot din kayo po'y mag-iingat kasi delikado pag na, ano, na nadapa tapos nabalian ito, delikado po. Eh, ako may sulong pa naman. Ano kung may sulong kayo? May sulong ako sa akin. Eh, yung pagdapa ko, eh, di ano. Oo. Lang ngayon lang po ito, ngayon lang nung naglalako. Kaninang maga? Oh. Ay, hindi ko nga. Anong nilagay nyo? Yung betadine. Ah, betadine. Okay naman yan. So, namagana, oh. Eh, uminom na ako ng kwan, ito namin. Oo, oh, oh, yun. At saka mag-tifi rin. So, magkano ito, Nay? 70 na lang. Ah, 70. Isang kilo ito. Oo. Ah, DJ, paki, ano nga yung, ano, bigyan natin ng bigas si Nanay. Ano nang oo. Hirap itong sa ado. Sabi ko, ano pa kayo nga kabuhay ko? Wala na akong kamote, wala nang kangkong, wala nang talong. Wala nang kamote, wala nang talong. Wala nang talong. Nako. Nakaka... Oo nga. Lahat po tayo ay napiktuhan, pero kayo po ay... Kung yun po ang inyong ilabubuhay, talagang mahirap po yun. Talaga. Sabi pa, ano pa kaya kami makain pag ganari wala nang gulay. Oo. Kahit sa kangkong na lang ito, eh, hindi mo inatanong. Araw-araw ako'y nakaka-100. 100 piso? Piso. Ay, sa araw-araw? Piso pa yun. Oo nga, ano? Ay, ngayon, ano na, wala na. Oo. Ay, ganda naman ang daan ng tubig eh. Bigas. Lagyan mo na yung bigas. Balik ang inabot. Punoy mo, ilagay mo sa plastic. Unay naman. Nasaan siya? Ay, nasa bayat. Bumibili lang ng pako. Ah. Dahil mahuna na yung aming yero. Sa tagal ba naman ito? Eh, ito'y magta-30 taon na. Maari. Ay, yun pong yero, yung pinagpakuhan ay bulok na. Kaya dinudublihan ko, meron na para ako pong dadating eh. Sabi nga? Mas malakas. Ay, huwag naman na sana. Ayaw. Sana nga eh, dumaan na lang po sa taas kasi delikado po yun eh. Marami pong lalong maghihirap ngayon. Marami hong nakaranas sa atin ang mga kagaya ng sa pandemya. O ang dami hindi nakatrabaho. Eh tayo naman dito sa probinsya. Eh, nakakapagtanim-tanim din ng mga gulay, mga prutas, mga... Ang problema ngayon po, yung ating mga halaman, mga saging, mga buwang kahoy, wala na po. Ay, ang papaya po ay talagang wala. Ah, yung papaya. Meron po kayong tanim na papaya. Meron ako din, mga 15 puro yung baybay doon sa aking kahamanan. Ngayon, ngayon ka... Nako. Paano pa maipagbintay yung ID? Wala. Kahit sana 5 piso ang kilo ay pwede na. Ay, wala eh. Ay, ibig sabihin na yung malalaki na ho o maliliit? Nagbulay na. Oo, nagbulay na. Ay, di hindi na rin mabibili sa palintin. So, sino pong kasama niyo sa bahay niyo? Wala naman po. Naisa ako. Ah, nag-iisa-isa kayo? Si, ano, si Bina? Ay, Nayan. May bahay naman sila. Ay, pero sa bahay niyo kayo lang. Ay, yung mga apo niyo. Hindi kayo nagsasama ng kahit ano. Mga ayaw po eh. Ah, ibig sabihin nag-iisa kayo. Tapos balo pa. Naku. Ilan taon na po kayong balo, Nanay? Mapito na. Mapito? So... Eh, nung pagmula naman ng ako, nabalo, eh, yan na ang ginawa ko yung tanim.
ay kami po nanay ay mayroong programa na tungkol sa mga balo. Inaalala namin yung mga balo na gaya nung binabanggit sa Biblia. Yun po kami kung saan sa nakakarating. So, kayo po pala ay balo na. Matagal ng panahon. So, ang inyong kinabubuhay yung mag-angkat at saka magtanim at inilalako. So, ingat kayo nanay kasi may edad na kayo eh. Ilan taon na? 84? Ba? Sa December 85 na. Kayo po ang pinakamatanda dyan sa banda riyan? O mayroon pang mas matanda? Kayo pala ang pinakamatanda dyan sa lugar. So, dagdagin. Kasi balo to. Kailangan dagdagan natin. Pagkakataon tayo makapaglingkod sa balo. Alright. Wala namang may sa mga anak. Ang daming mga... Ayan po ang aking may bahay. Mama, ito si Nanay Diling. Anong pinamaraka mo? Siya po yung naglalako sa gitna ng baghupa ng bagyo. Ito po yung kanyang inilalako. Naubos na, pero sabi ko, papakewin ko na. Nag-iisa na pala to. So, napakagandang pagkakataon na mapadaan kayo sa akin, sa amin. Mama, pinaalala ko dito, yung mga... At tama din na si Joram ba ang pinanganak ni Nanay Diling? Ay nako, tama. So, kahit nagpapasalamat na kahit ganun tayo, kaedad na si Nanay, ay malakas pa rin. Naglalako pa, oh, tingnan nyo. Naglalako pa. So, ma, binigyan ko ng bigas. Kasi alam mo, balo na to si Nanay. Nag-iisa pa sa bahay. So, kailangan ay, yan. Hindi man makasapat ay makatulong Nanay. So, yan. So, magbabayad pa ako ng 70. Okay. Gagawin ko lang. Nag-iisa ba kasi tuhod? Nag-tinda nga ako kanina. Oh, gagawin ko ng 100, Nanay. Ako'y naniningil doon. Ay, nag-iisang ako doon. Yun. 200. Ay, kita mo. Mga katukayo, tingnan nyo ang saging. Hindi na makalaki. Maliliit na. Sampo yan, ha? So, wala, talagang pinipwersa na, maghanap buhay lang. Makakita lang ng buhay. Di ba dapat ito, eh, medyo, ano ba? Kanlong yan. Kanlong. Kaya hindi nakalaki. Oo. Wala na nga kanlungan, natagiba ng lahat. Oh, lahat ng inyong saging po, wala na. Kung lahat ng saging? So, yun po mga katukayo, ang buhay dito ngayon ay medyo may kahirapan dahil yung pinagkukunan ng hanap buhay ay natumba at nawala yung ibang mga pananim, kagaya ng mga talong, okra, tsaka yung pong mga kamuti. Ayan. Eh, ang kamote po mga katukayo, napakahalaga yan, lalo na sa may diabetes. Oo, kumain ka lang ng talbos at gayon din yung, ano, yung laman. Yung laman, gamot po sa diabetes. Oo, ayun. Ay, ayun po, doon sa iba. So, wala pa po kayong nararamdaman. Wala pa naman. Yun, salamat sa Panginoon na sila na yung Diling ay umabot sa 84 taon, wala pa siyang nararamdaman. Ito lang nararamdaman niya. Kasi natapa siya. So kayo po'y mag-iingat nanay kasi ang panahon natin ay delikado. Marami akong alam na pag nadapa o na napaupo ang nababali ko itong ating tadyang dito sa spinal cord, hindi na po makasayo. Ayun, so sa kabila po ng kanyang sugat, siya po ay nakapaglako pa. O, ganun ka... sigasig sila na isa paglalako kahit na nararamdaman siya. May okay. Sa Nanay, pwede yang kahit pagkawala na kayong ano, yung betadine, madali din yung katas ng malunggay. Pupukuin nyo, didigdigin nyo yung laho ng malunggay, tapos pinay nyo sa tela. Yun ang patak nyo, napakagaling. Tapos itapol yung pinagdikdikan. Pero okay lang, okay din po yan. Okay din. Ay, so mayroon kayong gamot.
Ayan. Ay, man din nataga kung ay sa pagtatanim ay hindi oh. Sa kain. Oh, ito mga katukayo, nataga si nanay din sa sipag ng pagtatanim. Hindi na po ninyo maituro. Oh, oh. Sa halip na ituro, pababa na. Oh, ayan. Asan ay hindi sa ay, pero pag gano'n rin, hindi. Patid siguro ang palit. Ayo. Ako yung nadali din na ngayon, pero naibo naman. Nadali ang litid nito. Buton. Ay, ari, kaya siguro ang dito, ano. Oo. Ay, ari, hindi na yun. Dito, saluhin na rin. Pag inasalo na rin natin, hindi ay wala. So, tayo na papasalamat sa pagkakataong ito sapagkat nakita ko si nanay na napakasipag, naglalako pa rin. At inayahan ko dito sa bahay sapagkat siya po ay nagkaroon ng bahagi sa aming pamilya. Sapagkat siya po ang, kagaya ng sinabi ko kanina, siya po ay nagpanak kay mama. At ang anak ay makikita niyo dyan. Malaki na po. So, oo. Purihin ang Panginoon nanay. Tapos kayo po ay mag-ingat sa inyong paglalako. Eh, wala na pong ilalako. Wala na. So, kailangan po dito ang ayuda. So, sa anak nyo, ilan po ang kasama nyo din sa bahay? Ah, yung kapitbahay? Isa lang. Pa naman. Sipping-sipping. Ah, sipping-sipping. Ilan po ang kasama nyo kasipping ng mga anak? Bali, tatlo. Apat. Okay, may napapagit na kayo. Oh, maganda naman. Pero dapat kayo may kasama kahit isang apo. Ay, ako ngayon, nung nag-iba yung bahay ko, lalo ako sa isang anak ko. Ayun. Sa aking bunso. Ano, nag-iba nitong bagyo? Wala mang nandiyong palupo. Ay, naku nga pala. Ang iba ay nasa ilog, nalipad. Ayun. Yun po ang epekto ni Quinta. Inilipad yung palupo ng bahay ni nanay. Kaya, walang choice. Pumunta dun sa anak. So, bago tayo maghiwala na lang, tayo po'y manalangin. Minamahal po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, amin pong binabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo. Sapagkat, sa ganitong pagkakataon, kami po'y nagkatagpo ni Nanay Diling sa oras na ito, sapagkat siya po ay naglalako ng saging. At inilog mo, Panginoon, na kami po ay magkamustahan at nakita namin ang kalagayan niya, Panginoon, sampu ng kanyang mga anak. Akin po silang idanadalangin at patuloy pa ninyong pagkalooban, ang mabuting kalusugan. At siya po ay nasa edad na 84 na po, Panginoon. Lampas na po sa taning ng Biblia sapagkat ito po ay dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80. At amin po kayong pinasasalamatan o mahal na Diyos. Sa ganitong kalagayan din, Panginoon, siya po ay isang balo. Amin pong pinasasalamatan, Panginoon, kayo na inyo pong iningatan siya sa pagiging balo na inilalayo sa mga karamdaman at narito sa kanyang paghahanap buhay, paglalako, inyo pa rin iningatan. At patuloy na ang naranasan ni nanay ngayong bagyo ay makatulong nawa ito ang aming ginagawa na pagtulong upang maibsan ang stress, depression gawa ng mga naranasan sa mga karamdaman, pandemya at hindi ng mga kalamidad. Mahal na Diyos, amin pong hinihiling na pakaingatan po siya, sampu ng kanyang mga anak at apo, gayon din na pagagalingin niyo po o Diyos ang kanyang sugat, lalong madaling panahon. At loobin niyo po, Panginoon, na naway magkaroon pa rin siya ng pagkakitaan. Kung yung pagkakaloob, Panginoon, na ang darating na bagyo ay palalampasin niyo, o kaya po ay dumaan sa taas upang walang masalanta na po sa lupa ito. Maraming pong salamat na nga sa pagpatawad, pagtungan niyo sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Thank you po. Okay, bayad na to. Sige po. Oh, ayan. Ibig sabihin, amin na to. Oh, ayan. So, yung bigas, dyan yung ilagay. Okay. So, isang pagkakataon na maganda.